Good morning mga kaibigan. Nandito ako muli ngayon sa taloktok ng bundok. Umagang umaga pa. So, bali napakaganda po ng sikat ang araw. Mainit na mainit. Dahil nung mga nakaraan ay talagang super putik dito sa lugar na ito. Ayan, napakaganda dito sa probinsya. No? Hindi ka magsasawa para i-vlog yung probinsya na tinitirahan mo. Ayan, so madalas, ito yung aking hanap buhay tuwing umaga. Yan, ito yung exercise ko tuwing umaga. What? Sabi ni Yoyoy. Ayan. So, konti lang yung dala kong tinapay. At syempre, napahinto lang ako para tumingin sa paligid dahil napakatahimik na lugar at napakaganda po. Ayan, napakaganda ng lugar na to. Sa mga may nais, gustong pumunta, eh, pwede po kayong pumunta sa lugar na to. At bali sa ngayon pala mga kaibigan, ako ay pupunta po ng Barangay Bugtong para po i-deliver itong tinapay na ating dala. So, titingnan ko yung ano, yung mayroong ako ditong iniwan ng mga nakaraan na bao or pagong. Titingnan ko sa konting area na to, sa may spot kasi may tubig ito dito, pinakawalan ko. So, di ko alam kung umalis na ba siya. Kaso lang, wala nang tubig. Ayan oh. Wala nang tubig. So hindi ko na to mahanap yung pagong na aking iniwanan dito. Talagang wala nang tubig. Baka may ahas pa. So, babalik na lang tayo. Ayan. Napakaganda ng area oh. Talagang tahimik na tahimik. Yan, oh, walang kaingay-ingay na mga sasakyan. Meron naman mga motor lang. Motor lang kasi madalas dito na dumadaan kasi rough road pa ito. Yung mga area dyan mga kaibigan, yung pastuhan po yan ng baka. At ito yung kinakatayuan ko ngayon. Pastulan to ng baka. Napaka faithful ng lugar. Yan, may mga bayabas pala mga kaibigan. Yan. Ayan oh. Maliit lang siya pero pinaka vitamins. Okay, nakit na yung ko hilog na pala. Masakit yung nipong ko, ngipin. Alam nyo dito mga kaibigan sa probinsya, marami kang pwedeng makain ng mga bunga ng punong kahoy. Hindi mo na to kailangan bilihin. Bakit? Yun oh, anlit-lit. Pero hinog. Maga pa yung almusal ko ng ano, bayabas. Nasa taas. Sarap. May motor. May mga motor na dumadaan. Bali sa mga masusunod mga kaibigan. Dahil dito kami madalas dumadaan tuwing nagba-Bible study kami sa lugar po ng ano, ng Bugtong. At pag marami yung bunga ng mga bayabas, napapahinto po kami. Dahil
Libre na yun, mga kaibigan. Yun ang pinaka favorite food ng mga mga probinsya, mga taga-probinsya. Yun. So, bali ang lugar po na ito na aking kinakatayuan ay wala talaga ditong bahay. Napakalayo ng bahay dito. Kaya problema dito kapag magkaroon ng problema yung motor natin, yung sasakyan, kasi wala talaga ditong pwedeng malapitan na siya para masaklaluhan yung kailangan ng motor natin. So, kailangan dito kompleto yung gamit para mag-travel sa lugar na ito dahil talagang parang disyerto na rin, mga kaibigan. Wala talaga tong kabay-bahay, paikot yan. Dahil pastulan po yung baka. Bihira dito yung lumadaan ng mga sasakyang malalaki. Kalabanan dito na dumadaan mga motor lang, mga single, mga motor. At dito, mga kaibigan, ito naman, kinakain din ito. Ayan, kukuha ko ng kinakain din ito, mga maliliit lang. Dahil ito yung probinsya talaga. Masarap nito kapag yung hinog na, yung kulay itim. Masarap na masarap ito. Pero kung kulay green pa lang, maasim. Kinakain din ito sa amin dahil napakasarap to. Alam ko na hindi ito iba sa inyo. Kita nyo. Ayan. Ang tawag dito sa amin ay inyam. Masarap ito kapag maitim na siya. Kulay itim. Kasi yung hinog nito ay itim. So ito kulay green. Hilaw pa ito. Pero kinakain din naman ito kaya lang maasim lang nga siya. Try natin kumain. Mukbang. Tika muna. Kay maraming langgam. Ayan o. Kainin natin. Try natin kung talagang maasim. Masim siya, mga kaibigan. Masim. Pero masarap. Masarap siya pero masim. Masarap na maasim. Siguro makatry kayo nito. Babalik-balikan nyo. Kasi masarap siya. Ewan ko kung pwede itong pang-asim sa sinabawang isda. Ayan, malinis naman to. Usa. Maasim lang maasim. Napaluwa ako. Dami piling mapagpasahian ng gutom. Kasi yung mga punong kahoy dito talagang mapakinabangan mo. Pero hindi naman ako ginagutom. Ini-enjoy ko lang yung sarili ko para makakain ng iba't ibang mga pagkain dito sa lugar na to. Dahil siyempre, may baon tayong tinapay. Hindi naman tayo piling gutomin. Tinapay po yan. Gaya nito. So, hindi pa ako problema sa pagkain dahil meron tayong dalang pagkain yung dala natin, ba't tayo gugutomin? Siyempre, alam nyo naman. Ini-enjoy ko lang yung lakad ko kasi siyempre, isa lang tayo. Nung mga nakaraan, nasama ko minsan si Mrs. kasi napunta na rin kami ng Bible study. So, double purpose na lang din yung aming pagpunta. Ito na lang yung ginagawa ko. Ako lang mag-isa. Nadumihan yung natin. Dumaan kasi ako sa gilid ng kalsadang madamo. Kaya napaiwan yung damo sa balde ko. Sa loob. Ayan,
Hindi po yung gutomin. Ang problema kasi wala ko lang namang tubig. Gusto ko kasi yung ano yung bauna ng tubig na parang termos. Na templahin na lang siya tapos ilagay doon sa parang termos na yun. Maliit lang naman yan. Ayun. Siguro mga isang roller. Para templahin na lang tapos ilagay doon para hindi po lumamig. Kasi yun lang din naman yung magiging para kaparaan para kung sakali man dumating na magkaroon ng yung sikmura natin, so may mainit na tubig. So pero yun ongoing pa rin para makuha natin yan. So yun bale na yun lang mga kaibigan at maraming salamat po sa patuloy na panonood at suporta niyo sa aking channel at higit sa lahat maraming salamat na din dahil nandiyan po kayo laging nakasubaybay no sa aking channel. Huwag na pong kalimutan na mag-iwan ng like po at comment. So pagpasensyahan niyo na nung mga nakaraan hindi po ako naka pag-update ng mga video dahil nga sa mayroon na yung problema no. Dumaan tayo sa trangkaso at ngayon medyo may konti pang namamalat pero ongoing to recovery na mga kaibigan dahil ang Diyos ay patuloy pa rin na nagbibigay ng kagalingan sa mga may karamdaman lalo na din sa atin. So yan mga kaibigan at ako ay bali pupunta na doon at hayaan nyo darating nung panahon para maipakita ko sa inyo yung aking mga ginagawa no dahil wala pa talaga tayong gamit pang vlog talaga kasi itong cellphone na to na ginagamit ko ay madalas po nag full memory at sa ngayon naman nga ay nag full memory naman pero kinansel ko lang muna, hinayaan ko muna siya kasi madalas naman yung ginagawa niya sa akin, hindi na ikisama. At bali pumunta na ako sa ngayon. Maraming salamat na sa patuloy po na support ninyo at sa mga may gustong katanungan po magtanong lang po kayo. At handa naman po tayong nating sagutin basta related o ayon doon sa iyong katanungan. So yun mga kaibigan at ako ay pupunta na. God bless at ingat din kayo. Mag-ingat na rin ako. At hindi lang po ako ang mag-ingat sa aking sarili dahil alam ko na may Diyos naman na nariyan para ingatan po tayo sa ating mga ginagawa. So yun, maraming salamat sa inyo. Thank you.